Finally, Ops Raven versus DD Pro Gaming. Pero eto na nga mga kaibigan, tayo ay magsisimula na. Alam ko kanina pa kayo naghihintay. Mainit ang laban pero sobrang init na simula. Nagkahampasan agad mga kaibigan. Martis dito losing that trade pero that is okay. Pwede naman siya bumalik dito pero Jawhead at Lancelot sa may tapat. Tamang tapatan lang yung dalawang pogi dito pero lamang dito si ano Sangmo. Ngapi, actually obserbahan natin quick harass, quick pick up nung first wave doon sa mid lane tapos ang mangyayari, take the objectives on the big camps. Pinaka nahuli dito ay yung bottom, ay yung mid lane duo ng DD Pro Gaming. Pero ang kailangan na obserbahan ay ano ang rotation para sa Crabs. They are now up by the 1 minute mark. So, Ops Raven will be concentrating sa top na. Una din ang Ops Raven dun sa bottom. Pero makaka-cut off sila ng Jawhead tsaka Martis. Nasa pwesto nga ba sila kunin ng Krabs dito? Mukhang sigurado na ang Ops Raven ngayon na nakuha ang Krabs. At nakuha naman ng DD Pro Gaming yung bottom Krab coin. So, yon, steady lamang. Equal pa rin in terms of gold. Walang ganun ka-obvious-obvious na lamang. Pero bumalik pa siya! Ayun bakit lang! Bakit ka pa kasi bumalik? Ayun lang mga kaibigan. Biglang likong malinglingon. Hindi ko alam eh, kasi takas ka na eh. Napaka-squishy actually ni ano dito, ni Harley. And the one that got snowballed in was the Jawhead. Masakit yun ha. Uy! Tondo dive mga kaibigan. Isa pa ang aid ng Angela dito, pero nag-fail yung dive. Siguro na kompleto nga. 1-for-1 support for the mid. That is good. I mean, that could have been better. Yeah, on the side surely. Of Ops Raven, but still, a kill is a kill. Yeah. And a trade, a good trade is a good trade. Pero dito sa may taas, hindi papapigil ang DD Pro Gaming. Kagura will get that kill on mas, that saber. Mas mainit yung mga players natin ngayon, paring batters. Ha? Parang if there's an opportunity to dive, da-dive talaga sila. Ha? Lalo na kung ano, solo lang. Hindi ata, ano to, hindi ata Mobile Legends to. Swimming ata to. Ganun ba yun, Jimmy? Oo. Pre-diving? Yun na nga mga kaibigan. Let's observe closely kung ano, what will happen and the conclusion nitong, I mean, sa ano, overseen itong ating laro. Pero, saan mo here? O yun, sabi ko sa'yo, may pinagbago talaga yung Max Bite eh. Ni, ano, oh, ni Martis? Kulang na yung ngipin talaga, man. Nabilang mo ba? Oo. Nabawasan, oh. Nabawasan ng dalawa. Alam mo, nabibilang nga yung butas ng ano eh. Skyflex, so, oh, pero naipit si Basha doon. Ang ganda naman nun. Yun na nga mga kaibigan. And that is a kill completed. Walang katakas-takas. Hindi maka-charge out si Basha dito. Mainit na laban pa rin for the mid lane. The flicker out would be used by the Akai. Wala na rin maibabato si Akai. Konting zoning out na gagawin dito ni Jawhead. Paring di follow up naman mula kay Loopsy tsaka kay Tetis. Mga kaibigan, that's a Kagura into the backline. He would re-engage, take the stun in. IKM here on this lead would have to back out. And that would be the phantom execution na gagamitin dito ng ating Lancelot. Pero mukhang kulang pa rin. Pero mukhang kompleto na rin mga kaibigan as the squad of the Pro Gaming will go for the Mamba out. Here comes the Saber. Refocus on the Saber rather. And that's round 2. That's actually pakapatay ni Saber. Pagbalik patay na naman ulit dito. And I think malaki na ang momentum na nakuha dito ng DD Pro Gaming. Look at that. 2K gold lead ka agad. And merong reason mga kaibigan kung bakit nasa top of the food chain natin tong DD Pro Gaming. They know when to fight, they know when to take care, or they know when to take advantage of their power spikes. At nakikita natin to dito sa laban nila against Ops Raven. Ops Raven dito, pinipilit nila lumaban eh, pero masyado lang talagang magulang mga kaibigan. Etong DD Pro Gaming sa mga timing nila. Yeah, and the hard part for that one ha, is the is siguro commendable part para sa DD Pro Gaming. Alam kaagad nga nila no, they know when to fight, they know when to back out at may plano nang naka-ready. Every time merong babati dito, papasok pa lamang si Saber and just refocus on that one. Isang crowd control lang ginamit kay Saber yata dito. And that is the stun by the Kagura tapos easy ejector follow up ni DD dito. He got wiped easily and this is so bad for the Saber. That is his third death for this game. That is his third death. Hindi magandang bigayan to, mga kaibigan. The cushion here already 3-1-1. So, hindi ko na nabantayan yung second rotation ng ating Krabs, mga kaibigan. Pero isama mo na rin yung turtle pa. Solid na 3K na ang lamang dito ng DD Pro Gaming. Uy! Nakakagat, mga kaibigan. Init siya pabalik. Pero meron bang pantakas to? Yapi. Pero may Angela na sasama, mga kaibigan. Tumulong siya dito. Laban daw! Hala! Si May! Hala! Pinagat! Ningat-ngat, mga kaibigan! Si Jacob! Kinuko! Ano ako mga kaibigan? Ewan ko dito kay ano ha? Oo, oh, hindi nagmamba out si Harley Quinns mga kaibigan. Nasa maling pelikula. Naku. Lumaban. Oo, lumaban men. I mean,
mali yung gauge nung shield dito na nakuha yata mula kay Angela. Pero eto, si D, habang tumatagal, lalong bumabagal. Ang connection dito ng puppet on a string ng ating Angela. Nice flicker out from that engage by the Kagura. Round 2 that one, same umbrella open. Not to mention the yun yung overturn ginamit na rin. Mamba out, doon sa likod ang ating Akai. Makikita ang Harley. Oop! 1,000 pounder nakita natin dun sa ating mapa. Pero dito sa taas, yep, story ni Gushon tsaka ni Saber. Alam mo, man. Oh. Alam mo, man, itong Angela na to, palakas ng palakas to eh. Kasi makaramdam ko siya, lagi nakakuha ng kill eh. Yabi, yabi. Actually, yung Angela yata yung may consistency para dito sa squad ng Ops Raven. 1 second, labas na dito ang ating turtle, mga kaibigan. 4 members ng Ops Raven ang pwedeng mag-hover dito sa ating Riverside. Bati ka agad ng umbrella. Ginamit ka agad yung inyong overturn. Hindi, actually... Ay, oo, ginamit. Walang ult dito ang ating Kagura, mga kaibigan. But we still take the fight. Maybe be able to zone out ang ating Lolita. And you could see the Gushon along with the Kagura. All these carries focusing only to the turtle without any answer mula dito sa Ops Raven. Mamba out na. Wala nang objective dyan. At yun ang plano dito ng Ops Raven. And they're not, ano eh, they're not really caring, mga kaibigan, kung ano yung gagawin ng Ops Raven dito. Kasi alam nilang medyo limited na rin yung magagawa nila. As long as yung DD Pro Gaming dito, they know that they have the objectives and yung gold na sa side nila, they get the towers. Yabi. They will be okay, pero eto na, the engagement, mga kaibigan, Martis dito, get the cutout. Makakatakbo ba siya dito? Hala! Naku! Kinagat yung tatlo! Yabi, mga kaibigan! Nakompleto yung 7 lions, may takas nga ba? Nice shield coming in from the Angela. Hindi nakasunod yung gusto na tameme. Napahinto, mga kaibigan. Basho was able to charge out from that game. Pero ayun nga, no, siguro yung epekto dun sa Martin. Good clot on, fully received the full crowd control ng triple sweep din ang ano natin dito, Saber. Pero dun naman sa barang bottom lane, mga kaibigan natin sa tower dive. Doom yung blast pinanggamit dito, pero sidestep sa harap. Weirdo nung naginawa ng ating Joe, he still gets later. 2v2 naman ang laban natin, pero look at the Akai. Napatay nyo nga siguro ang unang tank, yung ikalawa naman ang magbibigay. Here comes the Angela, puts the puppet on the string for the Kagura. Mga kaibigan, makukompleto yung kill, that's a crucial kill against the carry. 1,000 pounder dun tatlo, at sunod naman ang Akai dito. Matik na yan. Batiin pa ng Martis sa bandang mid lane. Pinipigilan lamang ang Lancelot. Tets was able to escape with his tankiness. Wow. Meanwhile, the Gushon in the... Naku, pamamatay na naman. Nakatato si Martis crackling. Ginawa na talagang pagkain to, man. Sasaw sa suka, pinapak. No? Pinapak. Yabi, mga kaibigan. I got clap on that one. Pero again, mga kaibigan, I do feel na dapat... May duvil na dapat mamba out na yata talaga doon yung Ops Raven. Mukha nakabuelot, bayad na bayad din si Gushon sa bandang top lane. Was able to get a lot of gold just because he got a solo lane for the time frame na bumibili ng oras yung nalilang Akai, even Johed and the Kagura. Pero eto, Johed dito may nahuli dun sa may kabila, pero dati sa Lolita, dati sa very, very hard hero to pick off. Yun nga eh. And magbaback out na lang sila dyan natin dito. Face check with the Jawhead. Smart missile activated. Maybe may engage dito si Sangmu. Mamba out na lamang. Inagaw lang yung ating neutral creep na walang mata. Killing spree here para sa ating Gushon. Lalo patatlo sila sa may bandang top lane doon. Naku, mga kaibigan. Wala. Actually, nakuha naman yung Tori dito sa mid lane ng DD Pro Gaming. Pero this might be a fast game paring batters. Alam mo, sobrang juicy ng mga pick-off kasi na nakukuha ng Ops Raven ng DD Pro Gaming talaga dito eh, with the Martis. Lalo-lalo na, it gives me a lot of time to actually decide kung sino yung mga pupuntahan niya eh. Oh. At tinuloy pa rin ang laban nila dito. Actually, nakuha ng Pro Gaming ang kanilang objective mismo. That's gonna be the Mortal Call paharap ng ating Martis. Mamba out na lamang. Tingnan natin kung may habol na gagawin dito si IKM. I think wala na silang gagawin. Rather, refocus maybe onto the Lord. Sinimula ni Gushon, hindi pa rin itutuloy. They would back out. Okay. Easy lang. Easy lang. Ewan, the problem here, paring batters, para mas tall yung game na to, kailangan nila yung anti-sieging capacity ng isang Harley. Yun na lang. Kasi ang sakit niyan eh. Basta yung Harley, stay mo lang sa may likuran. Meron ka namang Lolita pang harapan. Pero ang problema, they can even bypass the damage of that poker tricks ni Harley. That's the problem. Walang-wala siya si ano ngayon eh. Walang-wala si Harley ngayon. Sa wala sa hulog. Lang, yung Angela nila, mas mayaman pa rin sa Harley na yes, to. Yes. Wala talaga na pala yung Harley dito sa ating game ngayon. Yung mga pick-ups na nangyari sa kanya, although he was trying naman to make the plays.
But those are very risky plays. Yeah. And yeah, technically, there weren't, ano din eh, they weren't calculated risks, mm-hmm, to be exact. Kasi yung Angela pwede mo itakbo eh. Oh, kanina nung yung Harley, dumulang ng todo sa may bandang bottom lane, mm-hmm, diba? Kahit nakuha na yung shield ng Angela, that was really a bad calculation on that kind of risk. Mga kaibigan, itcha na naman! Mga kaibigan, Akai here, ginamit na kanyang ultimate here. The Kagro was able to take the final hit on that one. Tapos go all in na rin yung gusto sa may harapan. Tapos on founder pa ang ating Akai. Here comes the cavalry. At actually, umatras yung cavalry. Isang itcha pabalik yung Lolita. Isang malaking biktima once again. The Shadowblade Slaughter is completed there by the Gushon. Pero at least napatay yung Kagro dito ni Lancelot. Aided up by the Angela. Hindi kumunak yung max bite dito ng ating Martis. Medyo overstaying dito sila sa Brush. Wala rin naman nakahug na creeps. Papunta dun mismo sa may turret. Mga kaibigan, re-engage. Ooh. Hindi tumama na naman yung max bite dito ng ating Martis, pero look at the damage by the Gushion. It's just tons. It's just too much. Pop into the string, it will connect, pero wow. Gushion here, sitting at a 5-1-2 KDA. Hindi kailangan, mga kaibigan, ng isang Gushion dito ng ano eh, ng tamang setup eh. As long as siya makita niya yung kalaban kung saan, pwede niya i-pop yung kalaban na yun. Ganun siya kalamang ngayon. Yes, ganun siya kalamang, ganun siya kabilis. All those long team fights allowed him to set up and impale those blades onto the ground. Recall that one and impale it back sa mismong kalaban niya. Mga kaibigan, Martix, one-on-one with the Great One. Lancelot yan. Tingnan natin kung sino magwawagi dito sa dalawang assassin. That will, ooh, be the fatal execution. Max bite the dodge. It will be the Lance. Ay, it will be the... Okay. It will be the Matix. Naalala, oh, ko nga ito, pala. Pero ito, si Saber. Si Saber, men, gusto. Alala, yung Lance Steel! Nako, si Pasiak, kinagat! Ah! Ay! Shield ni Angela. Pero andito yung Kagura. Ay! Sabog! No. Sabog by one, take one! But wait! There's more, mga kaibigan! Kinagat dito! Nang Saber Lance! Tatlo pala kayo! Ay! Aling. Oh! Wala na. Nako, ma men. Yun. Yun ang Martis. Yun ang nagpalala sa Martis. I was thinking that the Lancelot would be able to aid up against Martis. Did forgot about the execute, the decimate ng Martis dito. The true damage when you are low on health. And this time, the headliner for this one, or maybe just recently yung Martis natin, going for the push into the top lane. Kukuyugin at mumumugin yung lita natin sa bandang taasan. Oh, mumug damage. Yabi, mumug ginargal. Damage. Ginargal lang 7 lions. Gargal mo. Mga, gargal mo lang. Nako. Oo. Paano yung gagawin to? Ang hirap, man. O yun, si Sangmo nahuli. O, pinagat ng 7. O, dun sa likod. No, nakakasakagat ng 7 Lions. O, pero malaki yung panghabol kasi dito. O yan, eh. O, si Ted. Pats of execution, hindi na ginamit, mga kaibigan. Shadow Nil Blade Onslaught would be the finisher para kay paring Sangmo. And all they need to do is take that Lord as the cherry on top and maybe the cake will be baked for them to take this game. Pero dito, mga kaibigan, naswingan pa dito si Gushion. Nasaktan si Bogey. Naku, perfect. Lalaban kaya dito ang Observer? Kanina pa yata sila lumalaban eh. Ang problema kung may laban, I mean, diba? Co-contest ba nila to? Kasi lumalapit sila ngayon eh. Parang iniisip nila lumaban eh. Kaso, ano ipaglalaban mo kung wala nang ano? Oh. Kung isa hindi na lumalaban, tumba kung na. Kung wala kang boxing gloves, gano'n, oh, diba? Parang ganito yan eh. Umiibig ka, diba? Pinaglalaban mo yung pag-ibig mo. Ang problema, di ka kilala nung iniibig mo. Paano ka lalaban nun? No? Yun talaga yun. Hindi ka man lang kakilala. Yun ano? Kayo ba? Oo. Pagka nalaman, break na kayo. Yun yung mga ganong instances na ano na mahirap, mga kaibigan. But still, ang score natin ngayon, mas mahirap. It's 8-20. Observe dito. Sabi nga natin kanina, they couldn't afford to get another loss. Yeah. If they want to proceed dun sa ating playoffs, mas humirap yung situation nila ngayon. Mas mahirap talaga, mga kaibigan. They may have to rely maybe on the game by tomorrow and have the no limit loss all their game. Mga kaibigan, there goes few. Ladies and gentlemen, inicha pabalik si Sangmo sa mismong teammates niya. Very interesting. Unstoppable force na gramit dito ng ating Joe. And look at those damage dealt there by the Yin Yang overturn. Not to mention the Shadowblade Onslaught. Malaki. Mga kaibigan, yun ang gusto natin sabihin. Few here. He would few back, mga kaibigan. Pero the Lord already knocking on the base here. Hindi na kailangan ng matinding headline at teamfight. And that will be the finisher as DD Pro Gaming takes the victory against Obs Raven. Hindi mo nga nakita sumabog yung base. Susang na ba? Alam mo, men, may mga ganun talagang... May mga ganung insidente sa buhay na kailangan wag mo na ipakita.